welcome back to my channel and thank you for clicking this video. Oh my gosh, it's been a while. I know, ang tagal kong hindi nagpo-post ng vlogs. It's because, you know naman, sobrang busy ko sa work lately. Wala akong time gumawa ng vlog. And nakakapagbasa ako pero wala talaga akong time na gumawa ng vlog. Wait lang, parang ang pale ko. Yan. So, sobrang busy ko nga kasi lately sa trabaho ko. Kaya wala akong time na mag-film. And kahit may time naman ako mag-film, parang wala akong drive to go na gumawa ng vlog. Even sa TikTok, hindi hira ako makagawa ng video. Parang yung mabilisan lang din talaga yung mga nagagawa ko. So, now, hindi ako masyado maanayara. So, now, I want ngayong Holy Week, sa Good Friday, kaya I am hoping na makapagbasa ko since wala ngang pasok netong buong Friday, Saturday, and Sunday. So, chill lang talaga ako. I'm hoping na nakatapos ako kahit isang libro lang talaga yung hinuhope ko na matapos ko. Or kahit hindi ko siya matapos, at least, di ba, nakaka-move forward ako at nakagawa ako ng video. So anyway, this is what I am planning to read, The Bodyguard by Catherine Center. So this is my first time to read a Catherine Center book. I saw this recommendation from Hailey Pham. I love her recommendation so much. Kaya kahit wala pa naman akong idea about Catherine Center, I haven't heard any reviews about this book. So I decided na bilhin na rin siya. So I got this book bazaar, if I'm not mistaken. I will put the link below. So anyway, ayun, this book is about Hannah. Hannah, it looks like a kindergarten teacher. Pero ang totoo nun is, she's a bodyguard, okay? Nagba-bodyguard siya dito sa superstar na si Jack. So, meron kasing secret si Jack. Meron siyang stalker and he doesn't want his family to know na meron nga siyang stalker. So, they both decided na magpanggap si Hannah as his girlfriend kahit naman talaga siya yung bodyguard. So, yun, actually, ngayon ko lang din na-realize na this is a fake dating trope and medyo I don't do really well sa fake dating trope kaya medyo kinabahan ako nung binasa ko yung synopsis. Pero I am currently on page 2. May progress na agad. May nasa page 2 pa lang ako and I love na yung start, yung medyo nakitaan ko na agad ang potential, yung writing style niya na sigurado ako magugustuhan ko. So the reason why I pick up this book is because I am also currently reading The Iron Flame by Rebecca Ross, the second book nung Fourth Wing. So nagustuhan ko talaga yung Fourth Wing. I really really love that book kasi bukod sa medyo natutuwa ako na nakapagbasa ulit ako ng ganong kakapal na libro at ng fantasy, ay sobrang nag-enjoy din ako sa protagonist natin doon sa Iron Flame and sa, ayun, sa Fourth Wing. Kaya parang medyo, parang hindi lang ako masyadong ma-overwhelm sa fantasy na mag-cause ng reading slump. Kailangan ko ng something na easy read lang. So ayan, ito yung pinick up ko na libro. Actually, nag-post ako sa TikTok ng mga books na pinaplano kong basahin this Holy Week kahit 4 na araw lang naman akong walang pasok. Pero kung makapaggawa ako ng TBR, kala mo naman, isang buwan akong walang pasok. Anyway, so ayan nga guys, these are the books that I'm planning to read, yung Iron Flame and The Bodyguard by Rebecca Ross. So anyway, ayun lang guys, I will be back kapag meron akong major update sa inyo. So yeah! Bookworm, so it's already 6 PM and nakatulog kasi ako kanina. So, pero nakapagbasa ako. I am currently on page 45 na itong The Bodyguard. So, alam nyo, meron silang hawig ni Ali Hazelwood when it comes sa pagde-describe ng male protagonist natin. And alam nyo, before, hindi naman ako nababother na sinasabi ng mga authors like na he's a 6-foot
tall, na he's really big and all that. Ngayon nababother na ako kasi nakikita ko lagi silang sinasabi sa mga pinapanood kong review. Eh wala naman akong pakialam sa kanila noon na dinidescribe sila as a 6-foot tall na lalaki na sobrang huge nila, and tapos yung girl sobrang liit and so and all that. I don't know, pero ano bang meron doon? Ngayon tuloy na bother na din ako. So anyway, ayun nga, I am currently on page 45. In fairness, I really like this book kasi usually it takes at least 2 days bago ako maka 50 pages sa libro, pero I'm almost 50 pages, kaya that's a good sign. Mamaya mag-aayos, I will try na mag-ayos ng bed ko and maglinis dito, pero right now I just want to read and wait for my food kasi bumili ako ng merienda. So ayun lang naman yung plano kong gawin for the rest of the evening, and malamang magpuyat ako. Hello everyone. So it's a Saturday and it's already 10:30. I woke up at I think 9, tapos nakahiga lang ako and nagsa-cellphone. So anyway, for today, mag-aayos lang ako, maliligo, kasi for today, punta ako sa Mega Mall with my fiance. So ayun lang. By the way, yeah, last night nagbasa ako ng The Bodyguard and yung Iron Flame. So The Bodyguard, I am currently on chapter 8, page 4, page 76. So I am really enjoying this book. Sobrang nag-enjoy ako dito sa libro na to, in all fairness. Sobrang nagugustuhan ko yung chemistry between Jack and si Hannah. So I love them both. And ayun, medyo mabilis lang talaga siya. Sobrang easy read lang niya. And yung Iron Flame naman, na sa chapter, if I'm not mistaken, chapter 17, chapter 18 na ako. Kasi guys, nag-switch ako between audiobook and e-book. Kapag medyo na-overwhelm ako sa e-book, nag-audiobook ako para hindi nag-cause ng reading slump. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabasa ko. So, ayun, today it's Saturday. Bukas na yung mga mall. Kaya lalabas na kami ng aking fiancé. Kasi, alam nyo, hindi kami sanay talaga na nakastuck lang sa house na itong mga nakaraan dahil parehas kami nag-work. Siya kasi dati, hawak niya yung oras niya sa work. Eh, nung simula nung na-promote siya, naging 8 to 5 na yung class niya. So, ako naman ganun din. Monday to Friday na sa trabaho talaga ako. Kaya, mas sanay talaga kaming kumikilos kami. And dito sa bahay, hindi ako masyado makakilos, kaya na uurat ako. So anyway, ayun lang, mag-aayos lang ako and I'm sama ko kayo sa SM Mega Mall. So sana matapos ko na tong The Bodyguard ngayon or tomorrow, Sunday naman bukas, makakapagbasa pa rin ako. So that's it. So I just got home and alam nyo ba, bukod sa books, medyo na-addict din ako sa mga makeup ngayon. And ayun nga, bumili ako ng panibagong makeup from Lucky Beauty, yung kay Andrea Brillantes. Kasi nagustuhan ko yung lash on niya and yung lipstick, yung lip balm. So nagustuhan ko yung formula niya. So
Ayan, bumili pa ako kasi parang medyo maganda kasi yung blush on na nabili ko, pero masyado siyang ma-red. Eh, hindi ako mahilig sa red na blush on. Yun ata yung suot ko dun sa isang video na parang pakak na pakak yung blush on ko. So, eto. Yeah. Bumili ako ng dalawa pang blush on. Shade na binili ko ay First Love and Fling. Okay, let's try. Naging makeup beauty bigla. Naging makeup channel. Kasi ko magugustuhan ko yung First Love hero. Ooh, mukhang I love the Fling. Ito yung mga colors na gusto ko. This one. Hindi ko beauty vlogger. This one is First Love, then this one is Fling. Okay, so I am currently on page 103. Alam nyo, the only thing that bothers me in this book is that it's really hard to pronounce the surname of the guy, si Jack. It's really hard to pronounce his surname, and yet pang binabanggit yung surname niya, kaya naiinis ako. So, kahit yung mga family niya, kailangan, bakit pa kailangan buo pa yung pangalan kapag sinabi? So, anyway, it's already 3 in the morning and I am still reading. But, I want to continue since tomorrow I don't have class naman. Wala pang pasok bukas. So, gusto kong silitin and I am hoping na by tomorrow, by later, matapos ko na tong libro. Ayun. Yun lang naman for update. Hello everyone. So, ayun. Kanina pa ako gising actually, pero hindi ako makapag-film dahil pagkagising ko, ang inatupag ko ay ang trabaho ko. Oh my gosh. So, it's a Sunday and nagtatrabaho ako linggo-linggo. Ay nako, kasi naka-schedule tomorrow yung intrams ng mga bagets ko. So, yun yung nagpo-posting kami. Kasi ako yung advisor ng publication ng school kung saan ako nagwo-work. Po-post ako sa page namin and gumagawa ako ng PubMed. Tapos nag-isip ako ng caption kasi pwede ko naman pagawa yun sa mga bagets ko. Pero naiintindihan ko, walang pasok. They're supposed to be resting. So, ako na lang gumawa. Kaya, ayan, linggong-linggo, nagtatrabaho ang ate nyo. AM na ako nakatulog. Tapos, I am currently on page 11. Ayan, wala pa rin akong progress dun sa Iron Flame. Dito pa lang. And it's already Sunday. Diyos ko, kita nyo naman, ang dami pa, ang haba pa niya. Pero, let's try. Baka naman sakaling makapagbasa pa ako, di ba? Matapos ko siya today, di ba? So, I'm hoping. Pero anyway, kasi pupunta rin ako ng SM mamaya dahil mag-grocery ako. May mga kailangan lang akong i-refill na item dito sa bahay na wala na. So, ayun, kasi magpapasokan. Kailangan ko mag-refill. Anyway, ayun lang. I will update later kung makakapagbasa ako. Okay, same position from last night. I am currently on page 124 and I have an update. Why do I feel like parang instead na si Hannah yung nagpo-protect kay Jack? Dalawang beses na siyang pinoprotektahan ni Jack. Bodyguard by Catherine Center, but it's already 12 a.m. and I have work tomorrow, actually later, because it's already 12 in the morning na nga. So I have work pa mamaya, kaya bukas na ako mag-final review and hopefully bukas ma-upload ko din siya agad, since hinihintay ko na lang naman sa edit ko is yung final thoughts ko and yung review ko about this book. So, ayun lang. I need to sleep na. Good night, everyone.
Hello everyone! Hindi ko natapos yung The Bodyguard nung Holy Week, pero in all fairness, I was able to finish this book kahit hindi Holy Week. Ang importante naman ay natapos ko siya. So, I don't know, bago ako mag-start mag-review and magbigay ng final update ko, I don't know if you can see it, pero ayan ko. Makikita niyo ba yung mga? Kita niyo yung mga parang bakal dun sa gilid, sa book corner niya. Ayan. Bumili ako and it's nice para ma-protect niya yung nasa gilid-gilid ng libro. So, ayun, share ko lang. If you want, I will link down sa description box yung link nito kasi ang cute niya, diba? I rated this book 4.5 out of 5 star. Why 4.5 out of 5 star? Bigay ko muna yung reason bakit hindi ko siya binigyan ng perfect 5. Kasi hindi ko makita o maramdaman na bodyguard talaga si Hannah. Lagi kasing sinasabi na dito na she was one of the best dun sa bodyguard dun sa agency nila and all that. Pero hindi ko talaga siya ma-feel. Hindi ko makita. Alam mo yun, hindi masyadong pinalawak. And naiintindihan ko naman na this is 300 pages only. Pero kasi, pinagko-compare ko kasi sila po. Actually, mistake ko rin naman yun. So, pinagko-compare ko sila ni Ali Hazelwood. Si Ali Hazelwood kasi, napakita kasi ni Ali Hazelwood yung mga career ng mga MC sa mga libro niya. So, parang dito kasi, I was kind of hoping na makikita ko din yung career ni Hannah as bodyguard and all that. Pero, hindi siya kagaya nung pag-explain ni Ali Hazelwood. Kasi si Ali Hazelwood, siguro, given na siya, meron siya talagang background sa science. And kaya kapag ang mga characters ni Ali Hazelwood is mga scientists, talagang na-explore niya yung field na yon. Unlike si Catherine Center, I don't know anything about her, pero dun kasi sa way ng pag-explore niya sa career ni Hannah, medyo nakulangan ako dun. Kasi parang kagaya nga nung sinabi ko last time, parang si Hannah yung bodyguard, pero ilang beses siyang niligtas ni Jack. So, diba? Though meron naman nangyari sa dulo na parang dun na lang napakita yung pagiging bodyguard ni Hannah. Pero, ewan ko, kasi the title is The Bodyguard. So, diba? Medyo nag-expect ako dun na dun mas iikot yung kwento. Pero, anyway, I also love her writing style naman. So, sobrang nag-enjoy ako. Ang easy read lang niya. It's just that medyo busy ako kaya talaga natagalan yung pagbabasa ko. Pero, sobrang nag-enjoy ako sa kanya. Ang easy read lang niya. I love all the characters. And yung, ano niya, yung drama niya, pasundot-sundot lang. Hindi siya, wala siya yung major problem talaga. Wala kang masasabing miscommunication. Yung miscommunication nila is medyo pakonti-konti lang. Tapos sobrang ganda ng chemistry between Jack and Hannah. Ang heartwarming niya, ang genuine. Alam mo yun, talagang mafe-feel mo yung admiration ni Jack for Hannah. So, kasi pinakita din yung background ni Hannah, yung past niya. Tapos, makikita mo yung present niya, yung kung paano siya itrato ni Jack. Kaya ako siya nagustuhan dahil parang nakita mo yung improvement dun sa life ni Hannah. So, ayun. Kaya ako siya nirate as 4.5 out of 5 star. Though yung 5 points lang naman is dahil lang nga hindi niya na-explore ng maigi yung career ni Hannah as bodyguard. Yun lang yun. Wala nang iba. Sana lang kasi mas nag-explore pa si Catherine Center. Dun siguro nag-expect lang ako na parang Ali Hazelwood nga yung peg niya. Kaya parang na-disappoint ako sa part na yun. Pero when it comes to writing style, wala akong masabi. When it comes to humor, wala rin ako masabi dahil sobrang on point yung chemistry, yung humor, yung mga dialogues nila, yung mga jokes nila, lahat, pati yung kilig, sobrang nakakakilig siya. Nagbabasa ako sa during intrams ng mga estudyante ko, hindi ko maiwasang kiligin ako kasi talagang kinikilig ako. Tapos hindi ko maiwasan, medyo napapasigaw ako ng konti kaya napapatingin yung mga tao sa akin. But anyway, ayun lang naman. That's it for today. Yung Iron Flame, hindi ko pa siya natutuloy dahil nag-focus ako dito sa The Bodyguard. So I am hoping na matapos ko yung The Iron Flame ngayong buwan din dahil I want to start another series na. That's it for today. Thank you so much for watching this video and I hope magtuloy-tuloy at makapagawa pa ulit ako ng mga bagong videos. And alam nyo, gusto ko maging active sa TikTok pero mas comfortable kasi talaga ako dito sa YouTube dahil marami akong sinasabi and sa TikTok parang ang konti lang kasi nung pwede kong sabihin doon. And yung, alam mo yun, yung basta hindi ako pang TikTok.
pang YouTube talaga ako, yung madaming chikahan talaga. So ayun lang, that's it for today guys. Thank you so much. Bye bye. See you again on my next video.